Alright, welcome to Davao City, Paragon. Or Paragon of Davao. So, paano ba tawagin yun? Kasi itong Paragon na, ano, Paragon of Davao na to, talagang agaw, pansin talaga to, no? Kapag ka tayo dumadaan dito sa Maya, Sandawa Road, Nyo Matina, or ngayon, ano na siya, mas kilala siya sa pangalang GA Tourist. So, dito tayo sa labas ng Tikaro College. Tikaro College Foundation Incorporated, no? So kapag gagaling tayo ng ano, Ecolanda Terminal, tapos sasakay tayo ng jeep or taxi, kahit anong mga sasakyan natin, tapos pupunta tayo ng Bangkirohan, syempre dito tayo dadaan sa Sandawa Road. Talagang makikita natin to si Davao Paragon. Actually, sa mga vlog ko, di ba, napapansin niyo talaga lagi siya, na lagi siyang present sa mga video natin, no? Kumbaga, kahit hindi ba siya yung content natin, talagang napapansin talaga siya, no? Nakuha siya ng ating camera. Kasi kahit saang lugar tayo, kahit anong anggulo tayo sa Davao nagpa-vlog, talagang makukuhaan natin siya. No, andyan siya. Kunyari, galing tayo kaninang dagat. So, nakikita ko siya kanina, no? Nasa ano tayo? Nasa Pacific Ocean. Sumakay tayo ng bangka. So, abot ano natin si Davao Paragon. Tapos kapag ka nasa Samal tayo, abot ano din natin si Davao Paragon. Kapag nasa aeroplano, kitang-kita rin si Davao Paragon. Kapag nasa Fern Hills ka, or sa Jack Ridge, or sa, yun, Jack Ridge, tanaw din si, ano, si Davao Paragon. At kahit na sa Langob, no, doon sa may, ano, ating huling vlog, doon sa may Vista View, Hilltop, andyan din si Paragon, tanaw din natin. So ngayon, sa mga nagtatanong, siguro marami sa inyo dyan na mga nanonood lang, hindi naman din siguro alam, kagaya ko din, hindi ko rin alam talaga kung ano nga ba ang tawag na ito, yung description or detalye nito nga si Paragon. So syempre babasahin natin. So ito lang yung nakalagay kay ano, no, kaya Davao Paragon, sinurse natin sa Google. So ito, siya para ay ano, no, gawa siya ni Cebu Land Masters. Yan, Davao Paragon by Cebu Land Master. Click natin para mabasa. So location MacArthur Highway, Matina, Davao City. Total land area nito is 19,084 square meter. So, ilan ba yun? Ilang hektarya ba yun? Mga isang hektarya at kalahati, no? I mean, ano, almost 2 hektar. Diba ang, ano, ang isang hektarya is, ano siya, equivalent of 10,000 square meter? Anyway, so yun, tapos sa phase 2. Nakalagay, phase 2. Tapos ang location to, ha. Location nito ay ano, MacArthur Highway, Matina, phase 2. Tapos sa total area, total land area is 19,000 or roughly malapit siya magano, kulang-kulang mag 2 hectares. Tapos ang status is ongoing yung kanyang construction. Partners, YHE is incorporated. Master plan. So, ito yung itsura nito. Yan, pagkamatapos sa master plan. Tsaka madalas naman talaga, di ba, hindi naman siya drawing or picture lang. Yun talaga yung ano, hitsura ng mga building, mga gusali, mga condo, tsaka hotel after matapos, di ba? So, The Paragon Davao is an emerging lifestyle destination in Davao City where you can love, thrive, and celebrate with its well-designed residential towers, internationally renowned hotel, sophisticated convention facilities, and boutique mall. Diba? So, hotel na siya, condominium, residential na siya, residential tower na, internationally renowned hotel pa, sophisticated convention facilities, and boutique hotel mall din. Diba? Boutique mall, no? Diba? So, para siyang ano, no? Shangri-La. Hotel siya, tapos mall din. Sa may EDSA. Okay, phase 1. One Paragon Place Residential Condominium. Tapos sa Citadines, ano ba pagkabasa niyan? Citadines o Citadines? Citadines. Citadines Paragon Davao Service Residences. The Paragon Davao Convention Center, the Paragon Davao Lifestyle Mall. Tapos 'yon, location and vicinity. Yan, topping of ceremony, master plan, location, gallery, ito na yung gallery, virtual tours. Wala nakalagay. Amenities, ito amenities, wala nakalagay sa amenities, wala pa.
construction update. So yun lang, no? So ano siya, residential na siya, hotel pa, and at the same time, mall. So maganda siya, no? At hindi ko rin alam kung magkano naman ang ano nito presyohan. So baka may manonood dyan ng mga broker or mga sales agent. Pwede kayo mag-comment sa aking comment section. Tapos pwede nyo ilapag yung iyong ano, presyo kung magkano at bibili ako. Joke lang. Sana all may pambili. So tapit tayo dito. Punta tayo dito sa area na kung saan na mas makikita natin siya ng mas malapitan. Davao Paragon. Kasi napaka-sophisticated niya talaga na gusali, no? Para siya talagang ano, may hawig siya sa tawag nito. May hawig siya doon sa may Shangri-La. Na kung saan na hotel na mall pa. Tapos mayroon din siyang hawig sa tawag nito. Horizon 101 ng Cebu. Na hotel tapos residential. Kasi condominium, no? Tsaka hotel. So hindi siya masyadong tanaw dito, natatabunan siya ng mga bahay. Kaya balik tayo sa kung saan tayo dapat bumalik. Ito lang, no, lalabas. So mas makita siguro natin siya ng ano din, ibang iba na mga face doon sa may tulay ng ano, UM sa may grabahan. So dito tayo sa SIR Phase 2. At palabas tayo doon sa may ano, MacArthur Highway. May hagdanan diyan, aakyat tayo para mas makita natin si Paragon ng iba na mga ano, hitsura face, no. So dito na side sa gilid kabila. Paano kaya yun, no, yung iyong gusali, yung iyong condominium or hotel na tinutuluyan, tapos ang magiging ano niya, view sa baba ay mga kabahayan, no? Okay lang ba yun? Yan, so akyat tayo dito sa may hagdanan para makita natin mapuntahan natin yung ano, tulay sa may grabahan Matina UM. Para mag-vlog natin, no, mabidyohan yung ibang hitsura naman, no, ibang side ni Paragon. So patawi tayo dito syempre. Tawid. So mula rito tanan natin si ano, no, Paragon, parang slanting side naman. So dito tayo sa ano talaga tulay para matakita natin siya ng buo. Para ito yata yung harapan nito, no, dito. Hindi, parang entrance sila pag matapos na siya. Paragon, live the life you want at the hotel Citadines or Citadines. Bubo. Di marunong magbasa, na. Ayan na, kahit dito na tayo, okay na to, no? Good spot na siya. Pero pwede rin talaga, try natin doon sa may ano, tulay. Ayan, no? Ganda, no? Ganda ng hitsura. Napaka-sophisticated. Tapos ngayon, di ba, Landmaster, tingnan na rin natin kung anong mga gawa ni sino to? Cebu Landmasters. Kung anong mga kanyang mga gusali, mga buildings, kung ano yung mga kanyang mga projects or kung ano yung kanyang mga establishments. Kung ano yung mga properties na kanilang mga naipatayo sa buong Pilipinas. So ngayon, sinerch ho natin, no? Kung ano nga ba ang Cebu Landmasters and kung ano-ano nga ba yung kanyang mga projects. So, heto, no, may nakalabas dito. Yan, mga pictures. Na kung tingnan natin, talagang hawig yung master plan nitong Davao Paragon. So, tingnan natin ha, projects. Cebu Landmasters has more than 100 projects in different stages of development in 16 key cities across Visayas and Mindanao. We are the leading developer in the region.
Ah, okay. So, ibig sabihin, wala pa sila sa Luzon. Okay, so ito may nakalagay. Filter by location. So, all. Cebu, co-living hotels, mixed-use, new launches, offices, ongoing residences, townships. So, 38 Park Avenue, Cebu City, Phase 1. Abaca Resort, Mactan. Alright. Abaca is yun, di ba yung ano? Sabi ko, Abaca sa may Mandawi. Nung nadaanan ko minsan. Eh, sabi ko, ano yun? Bakit may Abaca restaurant? Anyway. So, yan. Abaca, kumakain silang Abaca. Or baka Abaca yung may-ari ng ano? Ng apelyedo. Anyway. So, yun. Abaca is restaurant siya, no? Tapos, Asia Premier Residences. Cebu City pa rin, no? Yan. Tapos, ano pa? Astra Center. Mandawi City. Ongoing. Tapos, Astra Corporate Center. Mandawi City Phase 2. Ongoing din. Tapos, meron naman sa Banilad. High Street. Cebu City. Dami, no? Dami pala. So, kaya pala siya tinawag na Cebu Land Masters. So, 100. So, yun lang. Ito. Ganda ng ano? Itsura. Cebu Land Master. So, tingnan natin yung ano, yung master plan ulit ni Davao Paragon. Yan, so ito siya. Yan o. Di ba ang ganda? Master plan. Oh, yan. Ito to, mas malinaw, mas klaro. Di ba? Ang ganda o. Oh. So ito yun. Ano sa tingin nyo? Legit ba? Paras talaga no? Oh. Ganun naman talaga kapag ka mga ganyang gusali, hindi yan pipitsogin lang basta-basta, no? Na gagawa sila ng master plan tapos si pala drawing lang, hindi siya kasing ganda sa personal. So malapit na matapos yan. Hindi ko alam kung ilang ano ba to, ilang story. Basta, Davao Paragon is emerging lifestyle destination in Davao City where you can love, thrive and celebrate with its well-designed residential towers. Internationally renowned hotel and sophisticated convention facilities, boutique mall. Construction updates. Oh, yan siya, oh. May 12. Ang bilis, oh, totoo yan. Sobrang bilis. Ganoon naman talaga kapag ano, mayaman yung nagpapagawa ng ano, mga gusali proyekto. Talagang ang bilis matapos yan. Ang natatagal na naman talaga ng ano, nagkakaroon talaga ng delay sa atin is yung pera, no, budget. Kunyari, naubusan ng pera, nagkakaroon ng TRO, di ba? Nagkakaroon ng problema sa right of way, nagkakaroon ng problema sa basta lahat-lahat, no. Kaya yun talaga yung nagiging ground for delays. Pero bilis lang, oh. As in December 2021. Ganyan pa lang. Hanggang ngayon ito na. Oh, May 30, 2022. 2023, February. Ngayon, yan na. May 12, pinakalitis update nila, 2023. Ang bilis lang matapos nito talaga. Iba talaga kapag ka may pera. Kaya nga kung mapapagawa tayo ng bahay o kung ano mang mga papagawa nating mga proyekto sa ating buhay, paniguradahin talaga tayong mayroon tayong pera, no? May sapat na budget. Or else, madidili na yan, masasayang yung pinaghirapan. Hanggang sa mabulok na lang, hindi pa natin natirahan. Yun. So, wala, hindi ko makita kung ilang ano ba siya, ilang stories. So, yun lang. Thank you for watching. At ingat po ang lahat. So, sana'y nagustuhan nyo itong content na to. Dahil nagustuhan ko rin siya. Talaga ako'y lagi nadadaan dito. Talagang curious ako kung ano nga ba ang itsura. Ano nga ba itong Paragon? Ano nga bang Paragon Davao ibig sabihin? So, yun, no. Balay, ano siya, tatlo. Residential, condominium, tapos internationally renowned hotel, tapos sophisticated shopping malls and offices and boutiques, ganun, no? So, yan lang. Maraming salamat at sana yan, nagustuhan nyo. Ganda ng ano, Paragon. Sana mayroon kayong pera. Huwag nyo kong gayahin. Sana hindi kayo kagaya ko na walang pera. Hanggang tingin na lang, hanggang tingala na lang sa mga matataas, nagtataas ang mga gusali sa Davao, no? Na syempre mahal yan, millions, no? Pwede naman tayo maka-experience dyan, maka-akyat, pero yun, para isang gabi, dalawang gabi lang, para na staycation, gano'n, no? Overnight stay. At yun lang, bye-bye, stay safe.
UM.